الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من سار إلى الخيرات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والصالحات أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فتفاوت التقوى تتفاوت الدرجات إلى الجنات قال الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها وغرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أن لهت نمبوري أتبى السلامة أيتامي إن شاء الله سبحانه وتعالى لمن نمدائي سكن ينهباب أي لكمبليتو أن كبوتيهن dito sa ating pananampalatayang Islam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siya lamang mag-isa at wala siyang katambal, ang Panginoon ng kalupaan at kalangitan. At ako'y sumasaksi ng ating kaibig-ibig na propeta na si Muhammad ay kanyang alipin at suko, sumakanya nawa ang kapayapaan, sampu ng kanyang mga pamilya, kasamahan at sa lahat-lahat ng mga mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa ng kabutihan. Maliban doon, paalalahanan ko po kayo lalo na ang aking sarili sa pagkatakot sa makapangyarihang Allah kung gaano po kasi kasigla ang ating takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ganoon din kataas ang ating antas o kalagayan sa kanyang mga paraiso. Tulad ng kanyang sinabi, ngunit yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon o sa Allah, para sa kanila ay mga silid. Sa kanilang itaas ay mga silid na itinayong mataas, na nasa ilalim ay may mga ilog na umaagos. Ito ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah ay hindi sumisira ng pangako. Ibadallah, la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha. Faman banaha bi khairin taba maskanuhu wa man banaha bi syarrin khaba baniha. Mga alipin ng Allah, wala pong tahanan ang isa man sa atin pagkaraan ng kamatayan o pagkaraan natin, pagkaraan ng buhay o pagpasok natin sa kamatayan. Wala tayong matitirahan maliban na lang sa kung ano ang nagawa natin o ginawa natin bago tayo mamatay. Kung ginagawa natin ay mabuti, mabuti o gumagawa tayo ng bahay sa paraiso. At kung ginawa naman natin ay masama, ay para na rin sinira natin ang bahay natin sa paraiso. At gumawa lang tayo ng bahay sa impyerno, tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, man kadaba alayyam ta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kung sino man ang
kasinungalingan o nagpapasinungaling sa akin para na rin gumawa siya ng upuan niya sa impyerno. Ibig sabihin, kapag hindi ho natin pinaniwalaan o di kaya nagsasabi tayo ng kasabihan na sinasabi ayon daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi naman ang mga taong ito ay gumagawa sila ng upuan nila sa impyerno. Kaya't iwasan ho natin ang magsabi ng hindi totoo, lalo na kapag kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah, hindi natin sukat akalain ang ganda ng paraiso, kung gaano ito kalaki at kung gaano ito kalawak. Tunay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mawdi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Ang lagayan daw ng latigo sa paraiso, yung lagayan lang ng latigo, sabi niya, ito ay mas mainam kaysa sa mundo at sa kanyang laman. Paano na kaya, fakaifa bibaytin aw kasrin fil janna? Paano na po kaya kapag bahay ang, o di kaya kapag ito ay palasyo, o kaya kastilyo, kastilyo sa paraiso, ay napakaganda sapagkat mismo ang lagayan lamang ng isang kagamitan tulad ng latigo o di kaya yung tungkod, yung lagayan lang niya ay napakaganda pa o pinakamainam pa kaysa sa mundo at sa kanyang laman. Kaya't napakaganda ang paraiso, mga alipin ng Allah, na hindi natin sukat akalain. Kaya't ang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginawa niyang madali sa atin. Ginawa niyang madali sa atin ang paggawa ng kabutihan. Napakagaan kung ating iisip-isipin. At nagawa na natin ang ilan, napakagaan gawin. At kung ito ay isinapuso natin, ay napakadali, napakagaan, at insyaallah ta'ala, mabuti ang kahihinatnan ng ating pamamalagi sa mundong ito. At ang gantimpala ay paraiso na hindi natin sukat akalain ang lawak nito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako sa mga kalalakihan at mga kababaihang mananampalataya ng mga hardin, at nasa ilalim nito ay mga ilog na umaagos. Doon sila ay mamamalagi ng walang hanggan at kasiyasiyang mga tahanan. Sa mga hardin na walang hanggan na pamamalagi, subalit ang magandang lugod ng Allah ay siyang pinakamalaking gantimpala. Iyan ang malaking tagumpay. Kaya't mga alipin ng Allah, panatilihin mo natin ang paggawa ng kabutihan. Panatilihin natin ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay kanyang kaluguran. Dahil yan ho ang pinakamainam at pinakamalaking gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kapag ho tayo ay mamahalin o kahabagan na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay madali ang paraiso na igagawad sa atin. Iilan pong mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga gawain na kung ating magagawa
para na rin gumawa tayo ng bahay sa paraiso. Ito ay iilan sa mga inutos ng Islam at iilan sa mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng kanyang sinabi, "Man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada wa raha." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang pumunta sa masjid araw at gabi, ibig sabihin magsasala siya ng 5 beses sa isang araw. Wala siyang ibang gagawin kundi magsasala doon sa masjid. Dito gagantimpalaan siya ng Allah ng bahay sa paraiso sa tuwing siya ay pumupunta. Sa tuwing siya ay pumupunta sa masjid, para na rin gumagawa din siya ng bahay sa paraiso. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sadya farjatan fi saffin rafa'allahu biha darajatun wa bana lahu baitan fil jannah." Kung sino man ang isinara niya ang haram sa pagitan ng saf, o itinituwid niya ang kanyang saf sa pagsasala at hindi niya nilalagyan ng luwang, hindi tulad natin sa ngayon, ay iaangat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kataas-taas ang pag-angat at gagawaran siya ng bahay sa paraiso. Subali sa panahon ho natin ngayon ay hindi natin magawa sapagkat meron pa rin tayong pag-iingat ay wala naman ho yung sa pwede naman ho yun sa Islam. Hindi, sapagkat yun ho ang ibinigay sa atin o di kaya pinpayo sa atin ng mga scholar. Hanggang mayroon tayong pag-iingat, ay pwede naman natin gawin. Subalit, mayroong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag wala tayong pinag-iingatan, tulad ng sa ngayon na kapanahunan, tulad ng sakit, ay mas mainam talaga, tayo ay nagkadikit-dikit habang tayo ay nagsasala. Habang tayo nagsasala ng jamaah. At dito, dahil sa pagkakadikit-dikit na ito, ay iaangat tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kataas-taas ang pag-angat at bibigyan niya tayo ng bahay sa paraiso. Sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salla ithnatay asharata raka'ah kulla yawmin tatawwu'an ghayra faridatin bana Allahu lahu baitan fil jannah." Kung sino man ang nagsala ng 12 na raka'ah, 12 raka'a bilang sunnah maliban sa obligadong salam, ay papatayuan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Tulad ng ginagawa, alhamdulillah, ginagawa nating sunnah, pangalagaan mo natin yung 12 na raka'a, ito ho yung bago magsala ng obligado o di kaya pagkatapos. Mga alipin ng Allah, sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sallag duha arba'an bunya lahu biha baitun fil jannah." Kung sino man ang nagsala ng salatul duha o yung pag-angat ng araw sa umaga, ibig sabihin pagkalabas ng araw, siya ay nagsala ng salatul duha, yung sunna na duha, sinala niya ito ng 4 raka'a, siya ay papatayuan o gagawaan ng bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Napakaraming hadith, iilan lang ho itong ating nabanggit. Tulad din ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan yadkuru fihi ismullahi bana Allahu lahu baitan fil jannah." Kung sino man ang nagpagawa ng masjid at sinasambit dito ang pangalan ng Allah, gagawan siya ng Allah ng bahay sa paraiso. Hanggat ang masjid tulad nito, alhamdulillah, ay palaging binibigkas dito ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, palaging nag-aalan, palaging may nagsasala, insha'Allah ta'ala, ang mga taong gumagawa at nagpagawa ay bibigyan ng bahay sa paraiso. Mga alipin ng Allah, sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna man hamidallahu aw inna man hamidallahu
wastajra'a inda mauti waladihi amarallahu malaikatahu an yabnu lahu baitan fil jannah wa yasammuhu baital hamdi. Tunay na kung sino man ang kumukuri sa Allah subhanahu wa ta'ala habang siya ay sinusubukan, tulad ng namatayan siya ng anak, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mag-uutos sa kanyang mga anghel na gumawa ng bahay sa paraiso at pangalanan ito ng kapuri-puring bahay. Napakaganda mga alipin ng Allah, yaong mga taong namatayan, namatayan ng anak, kapag sila ay nagtimpi, kapag sila ay nagsabar, insyaAllah ta'ala, at tuloy-tuloy ang pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagsasala, tuloy-tuloy ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga taong ito ay bibiyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Kung kaya, panatilihin lang mo natin ang paggawa ng kabutihan, panatilihin natin ang mga dahilan upang sa ganun tayo mapumahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iilan lang po ang ating nabanggit na mga gawain. Kung ating iisipin yung mga sunnah na ultimo, yung hindi natin napapansin, yung pagkagising na o pagkatapos ng fajr, pagkaalala natin na mayroon na dumating na yung ay mayroon ng araw, ay mayroon palagyaan na dahilan upang sa ganun tayo ay makagawa ng bahay sa paraiso. Salatul duha, kung tutuusin, napakagaan lang sa atin yung magsala ng apat na raka'a. Madali lang yun, siguro 3 to 5 minutes lang, tapos na. Nakagawa na tayo ng bahay sa paraiso. Ibig sabihin, kahit kung hindi natin kaya magpatayo ng ng masjid, bahay dalaminan tulad nito, ay mayroon naman po mga gawain na iba. Upang sa ganun, tayo ay para pagang gagawan ng bahay sa paraiso. Kaya sa Islam, kung iisipin natin napakagaan na gawin, na gawain, walang hindi tayo pinapabagat. Kung kaya kung mayroon mga turo na ito daw ay pagpasok sa paraiso, kinakailangan pasabugin mo yung katawan mo upang ikaw ay mapasok sa paraiso. Kasi nungalingan, walang nagtuturo na ganito. Maliban na lang kapag talagang kinakailangan. Ngunit sa panahon natin ngayon ay hindi po aplikado. Kung kaya kung mayroong magsasabi na magpapasabog ng kanyang katawan, ipapasok sa paraiso, ay hindi po totoo. Mag-ingat po tayo sa ganitong mga turo at doon po tayo sa authentic na turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wag po tayo gumawa na hindi na pinapagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwasan po natin ito mga kapatid. Lalo na kapag iisipin natin na napakabigat na responsibilidad. Napakabigat kung gagawin natin, kunwari, ay tatalikuran na natin ang Islam, o kung iiwasan natin, ay dahilan naman sa pagtalikod sa Islam, ay hindi po ganawa ng Islam. Ang ipinapagawa lang sa atin ay magaan na gawain. Wala nang gagaan pa sa tatayo ng sala. Kung iisipin mo, napakaganda pa sa katawan, spiritual, ganun din. Bakit inaalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala? At wala ka nang iisipin na iba. Ganoon dapat ang ating pagsasala, nyaway igawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang napakagandang bahay sa paraiso at yung kanyang habag, nyaway mapa sa atin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha wa astaghfiruhu wa tubu ilayhi inna rabbi rahimu wadud. Alhamdulillahi wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah
la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga mananampalataya, katakutan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay na takot sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pag-iwas sa anumang kanyang mga ipinagbabawal. At tingnan ninyo kung ano ang inyong gagawin o yung magbaon kayo pagdating sa kabilang buhay. Matakot kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na alam niya ang inyong mga ginagawa. Mga alipin ng Allah, sinabi ho ng ibang mga scholar, walang sino man ang gumagawa ng mga gawain dito sa mundong ito, maliban na lang na siya ay gumagawa rin ng bahay sa paraiso. Ibig sabihin ng mga mananampalataya, habang gumagawa ho tayo ng mga mabubuting gawain, mayroon namang inuutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gumagawa sa ating paraiso. Gumagawa doon ng bahay. Yun yung mga anghel na inutusan ng Allah. فَإِنْ تَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ, kung tayo ay titigil sa ating mga gawain, تَوَقَّفُ عَنِ الْمِنَا, titigil din ang mga anghel sa paggawa. At sasabihin sa kanila, فَيُقَالُ لَهُمْ مَالِكِهِمْ لَا تَعْمَلُونَ, hindi na kayo gagawa. At sasabihin nila, سَحِبُكُمْ لَا, hindi na kayo gagawa sapagkat hindi rin ginagawa ng inyong mga kasama. Sino yun yung mga tao dito sa mundo? Kung tayo ay titigil sa paggawa ng mabuti, titigil din ho ang mga anghel sa paggawa ng bahay natin sa paraiso. Naway maintindihan ho natin ang kahulugan ng mga scholar. Yun ho yung ang masaklap ho dito. Kapag titigil ho tayo sa paggawa ng mabuti, ay magkakaroon ho tayo ng kasalanan. At kung nakagawa na tayo ng kasalanan, walang ibang patutunguhan kundi impyerno. Ganon po sa Islam, pagkatandaan natin, ang paggawa ho ng kabutihan ay para bang gumagawa tayo ng bahay sa paraiso, ngunit ang pag-iwas dito ay para bagang gumagawa tayo ng gawa ng bahay natin sa impyerno. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma farrij hammil mahmumin minal muslimin واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوقاتنا وأصلح أئمتنا والعملاء أمورنا. اللهم آت نفوس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من سار إلى الخيرات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والصالحات. أما بعد, فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. فتفاوتي التقوى
tatatapawad ang darajat